Hello again, guys! And tayo nagbabalik ngayon at nakikigamit ulit ng channel ni Lori Jean para sa, ano lang, quick unboxing ng bagong Logitech G502 Hero Gaming Mouse. Ayan! Guys, ito ang upgraded version ng Logitech G502 Proteus Gaming Mouse. So, yan ang bagong version niya. Ngayon, papakita ko lang sa inyo ng mabilisan kasi gusto ko lang i-share sa inyo. Ito guys, yung naunang version niyan. Isa siya sa mga pinakasikat na gaming mouse sa lahat ng gamer. So basta sinabi mong 502, alam na nila 'yon. So ang ginawa ng ano ng Logitech ngayon, in-improve lang nila 'yon. Although hindi nila in-improve na dagdagan ng parang ano, sobrang daming RGB kasi 'di ba? RGB na yung nauuso ngayon sa computer parts, mga components, sa mga peripherals. So yan, hindi masyadong nilagyan ng RGB, pero may RGB din yan. So yun guys, i-unbox na natin siya! So and guys, bubuksan na natin yung ating ano, G502 Hero Gaming Mouse. So yun guys, basically, ito lang talaga yung ano, ito lang talaga yung laman niya. Yan, ito na lang talaga. Wala nang iba. Simpleng simple lang guys. So yun, naka-plastic siya. So yun guys, ito, tatanggalin na natin to, wala naman lang to. And, ito kung makikita nyo, ito lang talaga yung pinaka-mouse nyo. So kita nyo naman guys, napakaganda nyan. And isa nga pala guys, ano, isa sa mga pinaka-upgrade na ito, itong wire nya, compared dun sa naunang version, mas manipis na to guys. Mas manipis pero mas matibay. Yan. Kasi yung ano ata, yung naunang version nito, yung Proteus, makapal siya, tapos, pero pag natagalan ng nabend ng ganon, pag natagalan, nasisira daw. So ito, napaka-flexible niya, kahit maganon-ganon daw to, walang problem. Yun. Then may kasamang ganito guys. Ito, nabaliktad. So ayan guys, kung makikita nyo, pampabigat siya. Pampabigat siya dito sa gaming mouse. So, merong kasamang 1, 2, 3, 4, 5, 5 3.6 grams. Ayan. 3.6 grams siya guys. 5 yung kasama niya. So, kung halimbawa, mas feel nyo na, ito kasi magaan to eh. Magaan siya pero hindi kasing gaan ng mga dati kong mouse. Kasi yung mga dati kong mouse, sobrang gagaan talaga na parang hindi mo nararamdaman na may hawak ang mouse. So ito naman, medyo nararamdaman ko. Then kung gusto nyo dagdagan ng weight guys, kung mas gusto nyo na mas mabigat, napakadali lang. Ito guys oh, nakikita nyo yan. Gaganon nyo lang likod oh. Gaganon nyo lang, napakadali nyan tanggalin. Dito nyo ilalagay. So sample, tanggalin natin lahat yan. So pwede natin ilagay yan dyan lahat. Pampabigat. So ayan guys, kung nakikita nyo, nilagay ko lahat yung ano, nilagay ko lahat ng pampabigat natin. Tapos, napakadali nga talaga, ginaganon lang oh. Diba? Nakalock na siya, ganun lang kadali. Tapos, pwede mo na siyang gamitin. Yan, di ba? Napakadali lang. So guys, na-try natin na ano. Ayan, na yung naka-plug natin ang mouse. And ipapakita sa inyo kung gaano siya kaganda guys. So yan na guys, no? Yan na yung mouse natin. So kung mapapansin nyo guys, ito, ito yung RGB niya, umiilaw siya, nagpapalit-palit siya ng kulay. Yan. Then, ito meron tayo dito mouse wheel na pwedeng pindutin.
Tapos, ito, ito yung control ng mouse wheel. Parang lock siya, kumbaga. Pag, ito diba ganun, nakalock siya. Pero pag pinindot mo to, pag pinindot mo tong, ano to, lock na to, pag in-unlock mo siya, tapos in-unlock mo yung mouse wheel, diba tuloy-tuloy lang siya sa pag-ikot? Diba? Tuloy-tuloy lang siya sa pag-ikot, guys. Yan. Tuloy-tuloy lang siya hanggat hindi mo ano. Tapos, lock mo na ulit. So, ito naman, guys. Ito naman yung DPI button. So, ano pala yung profile button? Dapat kasi DPI button yan, pero naging profile button siya. So, kapag pinipindot-pindot mo yan, nagbabago-bago yung profile dun sa ano mo, dun sa application. Meron kasi itong application, guys. Tapos, dun mo siya pwedeng i-adjust. Then, yan yung profile niya. Then, punta naman tayo dito sa gilid. So, ayan. Kung makikita nyo, guys, madami siyang button. Ayan, guys, kung makikita nyo, madami siyang button. Meron ditong isa. Ito, isa. Dalawa. Ito, tatlo. Tatlo. Apat. Tapos, meron pa ditong isa. Panglimang button niya nasa gilid, lima. So basically guys, pag normal setting lang, tulad nung sa iba, pag ito, forward to, pang forward, tapos ito backwards, or previews, tapos forward. Tapos, ito naman, ito yung pinaka pang adjust niya guys, ng DPI. So ito naman, ito yung pinaka pang adjust niya ng DPI. Kung gaano ba kabilis yung pag-scroll mo, yung parang ano, kung gaano kabilis yung mouse pointer mo, ito yon. Pampataas, tapos ito pababa. Tapos ito naman guys, naka-set up to ngayon bilang ano, parang may, ano siya, kapag pinindot mo to, automatic naka-default sa ano, sa mababa lang yung DPI. Halimbawa, sabihin natin ito, nasa ang pinakamataas nito, 6,000 DPI. Kapag ito naman, ang pinakamababa, sabihin natin 1,000 DPI. Tapos ito, naka-set to, na kapag pinindot mo to, automatic ano siya, 2,000 DPI. So, ganun yun. Papansin nyo, napakaganda ng mouse na to. Fit na fit sa kamay ko. Napakaganda ng grip. Ano, napakaganda niyang hawakan. And isa talaga to sa mga pinakasikat na gaming mouse sa buong mundo. Kita nyo naman guys, napakaganda. Napakaganda sa kamay. Napakaganda. So, yan guys, no? Ipapakita muna natin ng konti yung specs nung ano, nung Logitech G5 Auto Hero according dun sa nakalagay sa box niya. So, dito guys, ang kadalasan tinitignan lang talaga dyan is yung, eto, yung nakalagay ditong resolution 100 to 16,000 DPI. So, yun guys, yung DPI kasi, nakalimutan ko na ulit yung meaning ng DPI. Basta yun yung kung gaano ka precise yung mouse pointer mo, yung gaano ka ganda yung response time, yung mga ganon, gaano ka bilis. So yun yun guys. Then kung mapapansin nyo yung durability niya, ito sa may, sorry, sa may part na to, diyan yung buttons niya, meron tayong 50 million clicks. So yung iba kasi yung medyo mabababang quality ng mouse, nasa ano lang siya, 10 million clicks, 20 million clicks. So ito guys, nasa ano siya, 50 million clicks. So alam natin na sturdy and durable talaga tong mouse na to. So yan, so, ayun na nga guys, no? Medyo naipakita na natin ng konti yung ating gaming mouse, yung Logitech G5 Auto Hero. So, ngayon, eto guys, pag nilagay ko talaga yung kamay ko dito, napakano, saktong-sakto talaga. So, napakaganda talaga sa feeling. Hopefully, maging maganda yung experience ko dito. And, maging, mas umoke yung ano natin, yung gaming experience natin. Then, yun guys, etong mouse na to guys, talagang recommended siya sa lahat ng gamer. Kung talaga naghahanap ka ng yung magandang klase ng mouse, huwag mong kakalimutan guys, Logitech G502. Either yan yung lumang version, yung Proteus, or etong bagong version, yung Hero. Guys, hindi ka magkakamali. Talagang ito, choice of gamers talaga to. First, parang ano eh, parang na nga siyang ano eh, first choice na nga siya siguro. Hindi ko lang masyado ano, pero sa tingin ko lang, first choice of gamers na siya. Ganun siya kasikat sa World of Gamers. So, wag din natin kalimutan guys ha, na yung ito,
napakadaling buksan nito. Yan, napakadaling buksan niya lang para lagyan ng mga pampabigat. So, yun, pwede naman nating tanggalin yan. Tatanggalin ko muna. Madali lang siyang tanggalin, ginaganon lang. Yun. So, meron siyang limang ganito. Limang pampabigat. Tapos, napakadali lang din na ibalik. So, ganon-ganon lang. And guys, kita nyo pa lang, sa ilalim pa lang guys, kitang-kita na yung kagandahan ng mouse. Ano pa yung ibabaw, di ba? Ayan o. Napakaganda, napakaganda. So yun lang guys, saan ko ba nabili to? Nabili ko to sa DataBlitz. So ito, kunin natin yung plastic. Ayan, dyan ko siya nabili sa DataBlitz. So ang price niya, 3,999. So 4,000. So yun na guys, 4,000 yung price niya. Samantala yung first version niya, yung G5 Auto Proteus, parang 3,750. Yan. So guys, kung yun lang, hanggang dun lang muna yung vlog. Maiksi lang to. Gusto lang natin ipakita yung quick unboxing tsaka quick review ng G5 Auto Mouse. So, yun. Shoutout sa mga gamers dyan. Kung may gusto pa kayong item or component or peripheral sa PC ninyo na i-feature ko, i-comment nyo lang sa baba. Then hopefully, mabasa ko kaagad and magawan ko ng review. So hanggang dun lang muna guys. Abangan nyo yung mga susunod na video namin. Ang susunod ko yatang video is yung pag-quick unboxing naman ng BlueJew T6 wireless headset. So yun na lang guys. Paalam! Babush! Smoking and we're sipping, we're doing it the biggest.